Yon. At ito na nga naman ulit, nagbabalik Mac the Great at isa na namang reaction video para dito sa video ni The Bride of Christ TV. Ayan, ang ating ire-reaction at papanoorin, mga rebulto ng Romano Katoliko. Saan nga ba galing? Ayan. Dito malalaman siguro natin kung saan galing ang mga rebulto ng Romano Katoliko daw, ano? May dumaan. Semiramis, Tamus, at Nimrod. Ayan. At yon, syempre, lalagyan natin ang link nitong video dyan sa ibaba sa description box kung gusto mong panoorin ang video na to nang walang nagsasalita dito sa harap mo. At syempre, subscribe ka na dito sa YouTube channel natin at sa YouTube channel ni The Bride of Christ. Syempre, simulan na natin to. Alright, let's go. Disclaimer lang po, ang aking mga sasabihin na mga historical theories ay base lamang sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng impormasyon na aking nakalap sa mga libro ng mga eksperto. Nasa inyo pa rin yung desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Wala po akong intensyon na atakihin ang mga tao sa Iglesia Katolika gaya ng Santo Papa, Obispo, mga pari, mga madre, at yung mga nagsisimba po dito ay hindi po yon. Nais ko lamang pong ipaalam yung mga lihim na katotohanan na itinatago ng reliyon at hindi tinuturo ng karamihan nagtuturo ng Biblia. At kung bukas lang po sana ang inyong pangunawa at hindi sarado ang pag-iisip, pag-aaralan nyo ang sinasabi ng videong ito. Alright, ano? Una sa lahat, ano ba ang history o pinagmulan ng mga rebulto ng simbahang Romano Katoliko? Meron akong librong binabasa noong araw na pinamagatang Babylon Mystery Religion, Ancient and Modern. Ang sumulat nito ay si Rap Woodrow. Pinapakita dito na ang pagan religion ay nag... Babylon Mystery Religion. Ayan. Libro daw. Simula lahat sa Babylonia. Ayon sa libro na ito, sa chapter 1 pa lang, pinapakita dito kung paano nagsimula ang pagan religion during back of time noong panahon ng Tore ni Babel. Una, tinalakay sa libro na ito na nagsimula ang pagan religion sa panahon ng pagtayo ng Tore ni Babel. Ang source ng kanyang sinasabi sa libro ay mula sa mga famous na historian na gaya ni Flavius Josephus. Si Flavius Josephus ay kinikilalang world historian na nabubuhay noong 37 AD, panahon ng early church. Ayon kay Josephus na nabasa ko sa libro na ito, pagkatapos ng baha sa panahon ni Noe, ang mga tao ay nag-migrate sa lupain ng tinatawag na Sinar. Ang lugar na ito ay sa tabi ng Tigris River at Euphrates River. Kaya ang lugar na ito ay open sa mga mababangis na hayop. Kaya para mabuhay ka sa panahon na ito, kailangan meron kang angking galing sa pagpatay ng mga mababangis na hayop na maaaring ikapahamak ng iyong pamilya. So ibig sabihin, pagalingan noon sa pangangaso. Merong mga ngaso ng mga hayop na nagangalang Nimrod ay kilalang bayani regarding sa pagpatay ng mababangis na hayop. Siya ay kinikilalang pinakabayani at tanyag sa panahon na ito. Itong Nimrod ata na to, ito yung parang nasa Bible ata itong Nimrod na to, mga boss at mga madama, no? Kung di ako nagkakamali kasi parang nabasa ko nga ito dun eh, sa Bible. Si Nimrod ay nabanggit din sa Biblia. Ayan. Sabi sa... Oh, nabanggit nga daw sa Biblia. Genesis chapter 10 verse 9, siya rin ang pinakamahusay ng mga ngaso dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihang maging mahusay ka sanang mga ngaso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. At sabi rin sa Unang Kronika chapter 1 verse 10, anak din ni Cus si Nimrod ang unang makapangyarihang mananakop sa daigdig. So sa verse na yan, pinapakita ng Biblia, si Nimrod ay pinakamagaling na mga ngaso sa lupain ng Sinar. Sa ikalawang verse naman, pinapakita na si Nimrod ang kauna-unahang mananakop sa daigdig, means siya ang unang naging emperor sa daigdig.
Kaya hayop ang simbolo niya means magaling siyang mangangaso. Ayon sa libro na yan, sa sukdulang katanyagan ni Nimrod, siya ang kauna-unahang leader ng sangkatauhan. Ayon sa history, meron siyang panukala na imbis na labanan ang mga mababangis na hayop, bakit hindi na lang sila magtayo ng malalaking pader para protektuhan ng mamamayan sa mga mababangis na hayop? Yan ang eksakto niyang idea, kaya kalaunan doon niya tinayo ang malaking tore. Siya ang nanguna sa pagtayo ng tore ni Babel o ng Babylonia. Kaya siya ang kauna-unahang pinuno ng world government ng ancient Babylon. Sabi sa Genesis chapter 10 verse 10, kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Erech at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. So malinaw sa verse na yan na siya ang kauna-unahang pinuno ng Babel o Babylonia. Siya ay dinakila sa Babylonia hanggang sa kanyang kamatayan. Nang mamatay si Nimrod, ang kanyang katawan ay pinagpuputol-putol, sinunog at ipinadala sa iba't ibang lugar. Ang kanyang kamatayan ay labis na ikinalungkot ng mga tao sa buong kaharian ng Babylonia. Dito na pumasok sa eksena ang kanyang asawang si Semiramis, na si Nimrod ay dineklara niyang ngayong Diyos Araw o Sun God. The Sun God Nimrod was reincarnated as my son Tammuz. So si Semiramis pala, asawa ni Nimrod, siya yung nagdeklara, ano? So itong babae na to, kumbaga ito yung pinaka nag-ano. He who believes and follows Tammuz follows Nimrod. Pagkatapos ng mga anak siya, dineklara niyang Son of God o God of Sun. Sun God. Sun God. Ng isang anak na lalaki, ito ay pinangalanan niyang Tammuz. Dineklara din ni Queen Semiramis sa buong Babylonia na ang kanyang anak na si Tammuz ay reincarnation ni Nimrod. Ganito ang laging paniniwala ng buong Babylonia na si Tammuz ay reincarnation ni Nimrod. Malamang narinig ng ina ni Tammuz ang propesiya sa pagdating ng Mesaya, na ang Mesaya ay papanganak ng isang babae dahil ang katotohanan ito ay alam na mula pa noong unang panahon. Remember, Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, hinula na ng Biblia ang pagdating ng Mesaya at ipapanganak ng isang babae. Sinabi niya ang kanyang anak ay supernaturally niyang ipinaglihi at siya ay pinangakong binhi na tagapagligtas. Ito ay nangyari na 2,500 years bago ipanganak ang tunay na Mesiyas, ang ating Panginoong Hesus. Makalipas ang panahon, pagkamatay ni Semiramis at Tammuz, mga henerasyon ang dumating, ang mga mamamayan ng Babylonia ay tinatag ang relihiyong pagano at ang kanilang Diyos at Diyosa ay sina Nimrod, Semiramis at Tammuz. Dito nagsimula silang gumawa ng mga rebulto ng tao at hayop na kumakatawan kay Nimrod. At ang rebultong babae na may kalong-kalong na anak na si Semiramis at Tammuz. Ayon sa Genesis, naging detalyado ang nangyari sa tore ni Babel o Babylonia. Maganda siguro kung basahin natin. Genesis chapter 11 verse 1 to 2. Sa simula'y iisa ang wika at magkakapare-pareho ang mga salitang ginagamit ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan na Shinar, at doon na nanirahan. Remember, ang Sinar ay tirahan ni Nimrod na gaya na nabanggit natin kanina. So talon tayo sa verse 4. Ang sabi nila, halikayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tignan ang lunsod at toring tinatayo ng mga tao. Sinabi niya ngayon nagkakaisa na sila at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin na nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at guloy natin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa nga ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtayo ng lunsod. Babel ang tinatawag nila sa lunsod na yon sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang kanilang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak na ang tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh.
Nang magkawatak-watak ang tao mula sa tori ng Babilonya, iba't ibang lingwahe ng mga tao ang nagsama-samang kumalat sa buong mundo. Doon nagsimula ang wika ng mga Inchik, Aleman, English, Espanyol, Arabo, Malay, Griego, Latin, Indian, Romano. Nang magsama-sama mga tao sa mundo ayon sa kanilang wika, dito na ipinanganak ang iba't ibang bansa. Yun nga lang, dala-dala pa rin nila yung kanilang reliyon na mula sa Babilonya. Ang kanilang Diyos na si Nimrod na may ribultong tao at minsan hayop, at ang kanilang diyosa na si Semiramis na karga-karga ang batang Tammuz, nagkalat ito sa buong daigdig generation by generation. Una, si Nimrod, dahil kumalat sa iba't ibang bansa ang ribulto ni Nimrod, nabago din ang pangalan ni Nimrod ayon sa mga wika ng bansa. Si Nimrod na tinatawag na sun god ng Mitra sa Persya, Sol naman sa Roma, Ra o Horus sa Egypt, at Apollo naman sa Greece. Pangalawa, yung mag-ina, si Semiramis at Tammuz. Si Semiramis at Tammuz ng Babilonya ay nagkaroon din ng iba't ibang pangalan sa iba't ibang bansa. Kung mapapansin nyo, ang mga ribultong ito ay babae at may kalong-kalong na bata. Halimbawa, si Indrani ng Malaysia, Devaki at Krishna ng Thailand, si Isi at Ishwara ng India, Xingmu ng China, si Cybele at Dius ng Asia, si Ashtoreth at Baal ng Israel, si Isis at Horus ng Egypt, at si Venus at Cupid ng Rome, si Rhea at Zeus ng Greek. Lahat ng ito ay nagpasalin-salin sa bawat generation na pawang ang origin nito ay sa Babilonya mula kay Nimrod, Semiramis at Tammuz. Di nyo ba napapansin ang mga Israelita ay maraming beses nahuhulog sa pagsamba sa mga rebulto ng hayop? Gaya nung panahon ni Moses, noong si Moses ay nasa bundok para makuha ang 10 utos. Ang mga Israelita ay naiinip sa pagbaba ni Moses, kaya ang mga Israelita ay gumawa ng guyang ginto. Magtataka kayo kung bakit guya o hayop ang sinasamba nila, dahil galing ito sa idea na si Nimrod. Si Nimrod ang kilalang mga ngaso ng mababangis na hayop. Ang pagsamba din nila kay Baal at Ashtoreth ay naglalarawan originally kay Semiramis at Tammuz, na ina na may kalong-kalong na bata. Ang pagsamba kay Semiramis at Tammuz ay kumalat sa buong mundo, kaya generation by generation lumaganap ang paganismo sa buong daigdig. Dito nagsimula ang iba't ibang reliyon na may rebulto na ginagamit sa pagsamba. Ito ay nangyari 2,000 years pa bago ipinanganak ang tunay na tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya noong 1 AD, ang Diyos ay nagsakatawang tao at ipinanganak ng isang birhen at pinangalanang itong Jesus. Siya ang tunay na tagapagligtas at inihandog niya ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga taong mananampalataya lamang sa kanya. Ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo ay siyang nagpasimula ng mga mananampalataya sa kanya. Pag-akyat ni Jesus sa langit, isinugo niya ang kanyang mga alagad upang ipalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na Kristiyano noong panahon ng mga apostol. Ang mga mananampalataya ay lumaganap din sa panahon ng Roman Empire. Ang Romano ay paganong mamamayan, sila po ay paganong imperyo. Sila ay sumasamba sa mga rebulto gaya ni Venus na kanilang diyosa at yung batang si Cupid na kalong-kalong niyang bata. Alam naman natin na ito ay originally ay si Semiramis at Tammuz na galing sa ancient Babylon. Sila ay sumasamba rin kay Sol, na alam naman natin na ito ay si Nimrod na galing din sa ancient Babylon. Si Sol ay isa sa kilalang diyos sa Roman Empire. Marami pa silang mga diyos o diyosa na gaya ni Janus, Jupiter, Neptune, Minerva, Diana, Artemis at marami pa hong iba.
Ang kapalaran naman ng Kristiyano sa panahon ng Roman Empire ay isang napakadilim na kapalaran sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ayon sa world history, sumula 68 AD hanggang 312 AD, 10 Roman Emperor ng iba't ibang panahon ay naguutos na matinding persecution sa mga mananampalataya kay Kristo. Noong panahon ni Nero Caesar, ang ikatlong bahagi ng siyudad ng Roma ay nasunog at sinisisi ni Nero Caesar ang mga Kristiyano sa pangyayaring ito. At dito nagsimula ang persecution ng mga Kristiyano. Sila ay tinapon sa mabangis na leon, sinunog sa stake, pinako sa krus, at pinatay sa pamamagitan ng mabagsik na torture. 10 Roman Emperor ay walang ginawa kundi i-persecute ang mga Kristiyano sa mahabang panahon. Ang persecution ng mga Christians ay natapos lamang hanggang sa panahon ni Emperor Constantine noong 312 AD. Ayon sa world history, si Constantine the Great ang kauna-unahang emperador ng Roman Empire na na-convert sa Kristyanismo. Noong panahon siya ay nakipag-agawa ng trono laban sa Western Emperor na si Maxentius. Sa panahong iyon, siya ay nakakita ng vision sa kalangitan na may krus at nakasulat ay "In this sign, conquer." Mula noon, siya ay nagkaroon ng inspirasyon na ang krus ang magiging simbolo ng kanyang hukbo o ito yung kanilang logo. Sinunod niya ang pangitain na ito na "In this sign, conquer" at naniniwala siya na ang Diyos ng mga Kristiyano ang nagpakita nito sa kanya. Kaya mapapansin niyo ang mga Roman soldiers noong 312 AD ay krus ang kanilang logo o yung kanilang design ng kanilang helmet at pananggalang. Ito yung panahon ni Constantine. Noong October 28, 312 AD, sumiklab ang araw ng famous Battle of Milvian at malahimalang nanalo si Constantine nang siya ay maging emperador ng buong Roman Empire bilang gratitude sa symbol of the cross. Siya ay naglagda ng kautosang tinatawag na Edict of Toleration na kautosang kalayaan para sa mga Kristiyano. Itinigil ang persecution sa Kristyanismo, sa halip naging state religion pa ito ng Roman Empire. Dito nagsimulang bumaliktad ang mundo ng Kristyanismo. Ang Christianity ay naging official state religion ng paganong Romano. Nagpatayo si Constantine ng mga gusaling magagara para sa Kristyanismo. At isa na dito yung napakapopular na St. Peter Basilica sa Vatican City. Nangako siyang gagantimpalaan ng ginto at mamahaling damit kung sino mang makonvert sa mga paganong Romano patungo sa Kristyanismo. Kaya sa panahon ni Constantine, nabuo ang pangalang Romano Katoliko. Catholics means universal. Universal Church ang meaning ng Roman Catholic. Kaya technically, ang Roman Catholic Church ay reliyon talaga ng Roman Empire. Ang totoong believers ay patuloy pa rin nagtatago sa mga isolated places dahil hindi sila sumasang-ayon sa katuroan ng Romano Katoliko. Pagkatapos mamatay ni Constantine, ang katuroan ng Kristyanismo ay nahaluan na ng turo ng pagano. Dahil remember, ang mga Romano ay pagano naman talaga. Ito ang mga listahan ng mga nadagdag na turo ng Kristyanismo o ng Romano Katoliko. Making prayers for the dead noong 360 AD. Making sign of the cross noong 360 AD rin. The worship of the saints noong 375 AD. Intuition of Mass 394 AD. Worship of Mary noong 431 AD. At Doctrine of Purgatory noong 593 AD. Pagkatapos ng kamatayan ni Constantine noong 3rd century, noong pumasok na ang 5th century, dito na nadagdagan ang turo ng Romana Iglesia. Ayon sa librong ito na Babylon Mystery Religion, ang Roman Empire po talaga ay paganong imperyo. At matagal ng panatiko ang mga mamamayang Romano sa kanilang religion na pagano sa mga nagdaang taon. Noong dumating si Constantine, napilitan lang talaga ang mga mamamayan ng Romano sumali sa reliyong Kristyanismo. Dahil ang Kristyanismo daw ay walang rebulto at walang kaugaliang pagano.
Noong 5th century, ang mga bishop ng Romano ay masusi nilang pinag-aralan ang reliyong Kristyanismo kung alin sa katuroang nilang pagano ang pwedeng maging kapareho sa Kristyanismo. Ang mga rebultong sinasamba ng Romano na gaya ni Venus at Cupid na babaeng may kalong-kalong na bata na originally ay galing sa Babylonia, ito'y walang iba kundi si Semiramis at Tammuz. Dahil Kristiyano na ang state religion ng Roman Empire, ano ang pwede nilang ipalit sa mother and child worship? Dito, by generation, napalitan si Venus at Cupid sa pagiging Birheng Maria at Batang si Jesus ang mga rebulto nila. Mula kay Semiramis at Tammuz ng Babylonia hanggang kay Venus at Cupid ng Imperyo ng Roma at Birheng Maria at Batang si Jesus sa panahon ng Romano Iglesia. Pinagsama na nila ang pagano at Kristyanismo at makikita po natin ngayon yan sa Katolisismo. Noona, hindi po ganyan ang simbahang Katolika nung panahon ni Constantine. But after Constantine, marami na dagdag na turo ng Iglesia Romana na aminin na natin na wala naman po talaga sa Biblia. Gaya ho ng paggawa ng rebulto ni Semiramis, Tammuz at ni Nimrod. Ang mga turo nilang galing sa pagano, galing sa Babylonia, ay hindi po galing sa Biblia. Kung tutuusin, ito ay pinagbabawal ng Biblia o salita ng Diyos sa paggawa ng rebulto para yukuran. Kung babasahin natin ang 10 utos, ang 2 utos ay nagsasabi nito. Ito ay nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ang linaw sa verse na yan na yung gumawa ka lang ng rebulto para yukuran ay naninibugho na ang Diyos sa iyo. At ang nakakatakot dito, ang linaw din sa verse na yan na may sumpa talaga. Ang sabi diyan, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 daw na salinlahi. Hindi po ako may sabi po niyan, kundi Bible po ang may sabi. Salita ng Diyos po ang may sabi, kaya technically Diyos po ang may sabi, hindi ako. Kung magagalit po kayo sa akin, sa Bible po kayo magalit. Sa Diyos po kayo magalit dahil Diyos na mismo ang may sabi na ayaw niya ng may mga rebulto. There is a curse, basahin niyo ang Bible niyo. Ang di ko lang alam kung ano-ano yung mga sumpa na yan sa buhay. Basta ang sabi ng Bible, may sumpa yan mula sa anak hanggang sa 4 na generation ng iyong pamilya. Ayaw ho talaga ng Diyos. Tao man o hayop, ayaw niya ho talaga. Napakalinaw sa verse na yan. At saka kaibigan, kung babasahin mong mabuti ang verse, huwag kang gagawa ng imahe na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Means, kasama rito ang tao. Ang tanong, ang tao ba ay hindi nilalang? Kaya syempre, imahe din ng tao ang sinasabi dyan. Isa pang ebidensya na patig panggawa ng rebulto ng tao ay ayaw ng Diyos, meron pang verse sa Bible na kahit mismong larawan ng tao para luhuran ay nasusuklam ang Diyos. Ito ay mababasa natin sa Roma chapter 1 verse 23 to 24. Inalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na may 4 na paa at mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Maliwanag sa verse na yan ay nabanggit ang salitang larawan ng taong may kamatayan. Kaya ang rebultong tao ay nasusuklam din ang Diyos. So malinaw sa verse na yan na kahit larawan ng tao ay ayaw talaga ng Diyos at ito ay isang kahalayan ayon sa Biblia. Sa aking pagsasaliksik, kinuha ko yung side ng Romano Katoliko kung ano ba talaga ang kanilang dahilan kung bakit sila ay may mga rebulto bilang instrumento ng kanilang pagsamba. Ayon sa Wikipedia,
na pinamagatang religious images in Christian theology. Ipinapaliwanag dito yung iba't ibang aspeto kung bakit kasama sa instrument of worship yung mga images. Kung iintindi natin mabuti ang buong article na ito, ayon sa naging usapan sa Council of Trent, Session 15 na pinamagatang The Inconversione Sanctorum, ayon sa kanila, ang rebulto ay isang paggalang lamang o respeto kung bakit sila lumuluhod dito. Ito rin daw ay paraan nila para lumakas ang kanilang pananampalataya habang nananalangin. Ngayon, isa lang naman ang tanong ko rito mga kapatid, paano natin nasisiguro na yan talaga ang itsura ni Jesus Christ at Virgin Mary? Samantalang wala pang picture nung araw, wala pang nagpipaint nung araw, wala pang gumuguhit, wala pang nakapag-drawing ng mukha ng ating Panginoong Jesus nung araw, wala po sa Biblia. Pangalawa, sabihin na natin na sige, fine, paggalang lang daw ang purpose ng mga images, pero ang tanong, paano natin ipapaliwanag ang mga bidyong ito? Ano ang pagkakaiba nitong video na ito sa video na ito? Ngayon mga kababayan, iiwan ko na lamang po sa inyo ang paghusga sa mga bagay na ito. Ngayon ba ipapaliwanag ang mga bidyong ito? Ano ang pagkakaiba nitong video na ito sa video na ito? Ngayon mga kababayan, iiwan ko na lamang po sa inyo ang paghusga sa mga bagay na ito. Yun, ano, napakalupet ng video na yon. Iniiwan sa atin ang panghusga sa video na to. Siyempre, wala akong masabi kundi napakalupet. Kayo, ano masasabi nyo dyan? Comment nyo kung may masasabi kayo. Ako, wala akong masabi kundi napakagaling gumawa ng content nitong channel na to, The Bride of Christ TV. Subscribe kayo sa kanya. At yan, may tumatahol na aso. Pagpasensyahan nyo na. At syempre, hanggang dito na lang. It's your boy, Mac the Great. Peace out.